Hey guys, welcome to my vlog. This is Kimwell Portento. So a lot of you are asking guys as to what are my personal tips in taking up the bar exam. So sa mga hindi mo nakakalam dyan, I recently passed the 2018 bar exams and I am now a full-fledged lawyer. Woo! So yun guys, so nagtatanong kung ano ba yung mga personal tips ko for bar review, take up the bar exams, how to prepare. Just keep on watching. So, ito na yun, guys. Ito na yun. Just keep on watching. Hello! Bago kunwaring venue. But anyway, my first tip for you guys in taking up the bar exam is to properly schedule. Properly schedule. Kasi guys, isipin nyo, ang dali-dali, no? Bakit kaya sinabi pa ito ni Kim kung paano mag-schedule? Kasi guys, sa bar review, it is important for you to have your schedule because yun yung i-rely nyo sa pag-review. There are people like me who don't know how to properly schedule because I'm a type of person who really goes with the flow, kung ano yung sinasabi ng emotion ko, yun yung gagawin ko. But hindi ganun sa bar review kasi sa dami ng aaralin mo sa bar exams, hindi dapat ikaw mag-rely lang kung ano nafe-feel mo. Dapat may guidance ka. Yung guidance na yon is mahanap nyo sa proper scheduling. For example, last bar review by 2018, ang schedule ko, pinattern ko siya kung saan ako nagre-review. Like for example, I was reviewing at Jurist, shout out Jurist. Nagre-review ako sa Jurist noon and yung schedule nila is a mirror method. Kumbaga, uunahin yung mga pang last Sunday para pag na subject sa review para kapag malapit na yung bar review, mahuhuli yung mga poly and labor, which means that mas fresh yung mga knowledge mo o yung mga inaral mo about dun sa dalawang first subjects na yun. So yun yung proper scheduling for me nung nag-bar review ako. Pero I don't know sa inyo, depende din naman yan sa inyo kung saan kayo nag-schedule. Kukunin ako lang. Yan, depende naman din sa inyo kung ano yung sa tingin mo tama sa pag-schedule mo. But I suggest kumanap ka ng friend mo na lawyer or siguro kapwa barista, nagayahin mo na lang yung schedule niya or even i-consult mo yung schedule mo dun sa barista na yun para at least magkaroon ka ng kampante sa sarili na my gosh, I feel like this schedule is okay, the schedule works. Yan. So for me, yun yung unang tip. To properly schedule. Alright, so my second tip for you guys is to choose the right materials. Anyway, it really varies kung ano yung right material. Pero para sa akin, kung ano man yung ginamit mo nung law student ka pa lang or nung bar, nung fourth year mo or nung last year mo sa review, I guess yun yung pinakamagandang gamitin mo materials because ang explanation dyan is may retention. Or kumbaga, pag nakita ng mata mo na nabasa mo na or parang may highlight, kung mahilig ka mag-highlight or may mga sulat, kung mahilig ka mag-sulat sa mga kodal mo or sa libro mo, magkakaroon ng parang feeling of kampante ka na, ay, shit, alam ko to, nabasa ko to. Whereas kung magbabago ka pa ng materials na gagamitin, magkakaroon lang ng confusion sa utak mo na sabihin na hindi mo pa alam to kahit alam mo naman na kahit alam mo na yung topic, kahit alam mo na yung annotation or kung ano yung tinutukoy ng batas. Magkakaroon ng confusion kasi bago na naman siya sa iyong paningin, bago siya sa mata mo. So I suggest gamitin mo yung mga na-review mo or yung mga reviewers mo dati. Kung ako magbibigay ng tips, personal tips sa mga ginamit ko nung bar review, nung political law review, or char, nung political law, ang ginamit ko is Golden Notes. Shout out UST for bringing Golden Notes because in fairness naman sa Golden Notes, maayos naman siya, maganda siya. So for labor law naman, ginamit ko is yung Chan Reviewer. Sa civil law, it's really important for you to use your CODAL because sa civil law naman, CODAL lang yun naman yung tinatanong. It's really about how you know or what you know in civil law. Tapos, basta CODAL lang siya. Pero kung may ginamit akong reviewer, it would be Aquino. Kasi manipis lang siya and sinasama ko lang siya ng CODAL.
And kung sa tax naman, golden notes again ng UST. Kasi hindi ako masyadong magaling sa tax. So, maganda naman yung golden notes. So, yun na lang ginamit ko. And sa commercial law, sobrang dami kasing material sa commercial law. So, ang ginamit ko is nag-sundiang ako, nag-escalante, nag-dimaampaw, ganyan. So, kung ano lang talaga yung sa tingin ko nag-work. For me naman, sa criminal law, ang ginamit ko is prosec notes because si prosec, naging prof ko siya twice. Prosec Garcia, I'm talking about Prosec Garcia. She was my professor in criminal law 2 and criminal law review. So, okay na okay yung notes niya for me. And feeling ko may retention kasi yun nga yung ginamit ko nung law school, law student ako. And sa remedial law, Riano all the way and CODAL, yun lang. And for legal ethics, CODAL, tsaka golden notes. So really nag-iiba-iba talaga sa inyo or sa tao kung ano yung gagamitin nila sa na materials. Pero ang for me, ang constant lang is to use the materials that you've used in your review days as a law student. And kung may bago man na gagamitin kayo, it would actually be for siguro mga recent jurisprudence, mga bagong updates sa batas. Pero yung mga constant na batas, yung mga hindi naman nagbago na batas, I suggest yung mga gamit mo lang din noong ikaw ay law student. Kasi may power of retention and familiarity. And for my third and last tip for this serie vlog, bar review serie tips, char, ang gulo. My last tip would actually to know what, where is the right review center for you and to enroll there. So kasi may different types of review center. Una may nagkikater lang ng written, meron namang video or online, and last yung classic. Yung classic bar review is yung attend ka kapag may review, ganyan. And yun. So, mamili ka kung alin ba doon ang para sa'yo. Para ako noon, I enrolled in Juris nga and classic lang kasi hindi ako efficient when it comes to online. Meaning, manunod lang ako ng videos online. I mean, may mga tao na effective sila doon. Hindi na lang sila lalabas ng room nila and they'll watch online videos or online lectures. But for me kasi noon, it would actually be my ano din, parang break ko na din yon from reviewing. Kung pupunta ako sa review center, makakakita ko ng mga tao, ganyan. It would, it kept me insane. So yun, yun lang naman yung tatlong tips ko sa inyo. So kung gusto niyo pa ng mga tips for bar review or bar exams, comment down below and I'll see you guys on my next video. Bye!